Magsitayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin, sabihin nandok niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko lihat, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin, sabihin nandok niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, ang Panginoon ay mapakikinggan sa banayad na tinig, sa gitna ng mga nagsasalpukang alon at malakas na hanging dumaraan sa ating buhay. Patuloy siyang nangungusap sa atin, "Ako ito, huwag kayong matakot." Muli, tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos,
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Oreb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang pinakamalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging mapayapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawa maghari yaong pagtatapa. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan. Ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka. At sa kanilang lahin nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, Alleluia.
sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipinin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang iniabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano naglakad si Jesus sa kabila ng mga nagsasalpukang alon. Sa unay, napagkamalan pa siyang multo ng kaniyang mga alagad. At sa pamamagitan ng pananampalataya ni Pedro, nakapaglakad din siya sa ibabaw ng tubig. Subalit, agad naglaho ang kaniyang pananampalataya nang makita ni Pedro ang isang paparating na malakas na hangin. Kung kaya, si Pedro ay unti-unting lumubog. Sino nga po ba ang hindi matatakot sa malakas na hangin na paparating? Alam ko, kagaya ni Pedro, tayo rin ay maraming pagkatakot sa buhay. Sa totoo lang, bilang mga tao, takot tayo sa maraming bagay. Unang-una, takot tayong magkasakit. Takot tayo sa anumang makakapahamak sa ating mga buhay. Takot tayo
sa kamatayan. Takot tayong maubos ang ating mga pinundar at pinaghirapang ari-arian. Takot tayong mag-isa sa mundong ito. Takot tayong maiwan at mapag-iwanan. Takot tayong lumubog at malugmok sa kahirapan. Ibig sabihin, takot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado at sa mga pangyayaring magbibigay sa atin ng ibayong kirot at pagdurusa. Subalit ngayon, ipinapaalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang sa ating puso. Uulitin ko po, napakahalaga po nito, kung tayo ay may pananampalataya at kung tayo ay nananalig na kasama natin lagi ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang sa ating mga puso. Bakit? Simple lamang po. Lagi ko po itong ipinapaliwanag. Dahil hindi hamak na mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga problema. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating mga pagkatakot at mga alalahanin. Mas higit na dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Siguro nga, bahagi ng buhay ng tao ang pagkatakot. Dahil wala naman siguro sa atin na nabuhay sa mundong ito na hindi nakaranas o nakaramdam ng pagkatakot. Kaya siguro, hindi rin nagkulang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tayo ay paalalahanan. Sa katunayan, binanggit niya ng 365 times sa banal na kasulatan ang paalalang ito. Huwag kayong matakot. 365 times, katumbas ng isang taon. Ibig sabihin, sa araw-araw, ipinapaalala sa atin ng Diyos na wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin siya. At kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Maaaring may mga hangin, maaaring may mga unos, maaaring may mga problema at suliranin ang dumating, ang dumarating, at darating pa sa ating mga buhay. Subalit hindi nangangahulugan na tayo ay agad magpapatalo at hahayaan na lamang natin na ang ating mga sarili ay lamunin ng pagkatakot. Bakit hindi matibay na pananampalataya ang ating mas piliin kaysa sa ating pagkatakot? Tandaan po natin, walang imposible sa taong may pananampalataya. Uulitin ko po, walang imposible sa taong may pananampalataya. Subalit tatandaan din po natin na ang pagkatakot na sanhi ng kawalan ng pananalig, ito ang magdadala sa atin sa paglubog at pagkatalo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maaaring maraming bagay ang hindi natin pwedeng magawa tulad ang iligtas ang ating mga sarili sa gitna ng trahedya at kapahamakan gaya na nangyari kay San Pedro nung siya'y lumubog. Ngunit ang Diyos laging may paraan. Ang Diyos laging may magagawa. Lagi siyang handang magligtas. Laging handang saklolohan tayo sa bawat panganib at pangamba na ating kinahaharap sa buhay. Basta ang mahalaga,
tayo ay sumasampalataya at tayo ay nagtitiwala na kailanman hindi niya tayo pababayaan. At totoong-totoo naman po, kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Ilang beses man tayong lumubog dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Ilang beses man tayong lumubog dahil sa katigasan ng ating mga puso. Iaahon at iaahon tayo ng Diyos. Ililigtas niya tayo upang bigyan niya tayo ng pagkakataong makapagbagong buhay at itamang muli ang lahat ng ating pagkakamali. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama nang may buong pag-asa at pagtitiwala. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaan malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang mga ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro.
Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristong nabubuhay at nagahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumalak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayay aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you, Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod na po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Puso mo
pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panindim, buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong itukon sa dakila pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. At kaalinsabay nito, ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Pakiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahin ng Poong Nazareno ay pansamantalang munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagay ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street, ang pasukan ng lahat. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagdadalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila
ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.